What's up sa inyo mga buddy? Tara, pag-usapan natin sa video nito kung ano-ano ang mga ayoko sa ADV 160. 1 year and 3 months na nga pala sa akin sa ADV and 4,000 odo pa lang. Disclaimer lang po mga buddy, para sa mga nagbabalak bumili ng motor, mag-share lang ako ng mga na-experience ko dito sa ADV 160 as 1 year owner na. At para rin po ito, baka may mga nanonood na nakapwa ko owner na baka hindi pa na-experience to. Iba-iba tayo ng experience. Pwedeng sa akin, ito yung sira, ito yung mga ayoko. Pwedeng sa inyo, walang ganitong sira or walang ganitong issue or goods naman. Yun po. So kung bago ka po sa channel ko, baka pwede naman pong pakiclick yung subscribe button at notification bell para naman updated ka sa mga susunod na videos na gagawin pa natin, God willing, gaya nito. So ang number one na ayoko sa ADV ko ay yung kinab. So yung kinab kasi ng ADV ko mga buddy, pag kinlik mo siya, ayaw, parang wala. Nilalapit ko ng remote, ayaw pa rin, ganun. Parang kailangan mga 2 to 3 or minsan mas marami pa na click. Minsan kakalugin mo pa yung pinaka kinab. O kaya minsan kinakalug ko na rin yung manibela eh, para ewan ko. Minabasa kasi ako sa comment na ganun eh, anong ginagawa ng iba. Pero hindi naman marami yun, siguro mga 2 or 3 pa lang si mga nababasa ko, ganun. Nachambahan lang talaga siguro itong gamit. Pumunta na rin pala ako sa kasa dito malapit sa amin. Tinanong ko kung pwede mapalitan, mapapalitan naman daw. Basta dalhin lang lahat ng complete papers. Dito na lang kayo guys kung pag napagawa ko na. Kasi hindi pa rin ako nakakabalik kung anong medyo busy. Kasi okay pa naman siya. Itibayan mo lang yung mukha mo sa parking. Kasi minsan nakakaya talaga mo ano magnanakaw sa kakapilit ng on. Lalo pag nag-alarm, magtitinginan yung mga tao. Yun. Yung second na hindi ko trip, minimal lang naman to, hindi naman big deal sa akin, yung maalog na windshield tsaka yung side mirror. Lalo kapag naka-idle, di ka pa tumatakbo. Pero kapag nag-malis ka naman na, okay naman na, hindi naman din siya ganun ka-ramdam na. Third ay yung panggilid niya, yung CVT niya. Kapag nagda-drive ako, parang okay naman siya, parang tahimik, parang smooth. Pag ako lang mag-isa, pero kapag limbawa nakakasalubong ako ng mga ibang motor, lalo Yamaha, mga naka-NMAX, Aerox, parang smooth kasi talaga, parang tahimik. Pag may dumadaan sa harap ng bahay, harap ng gate, maririnig mo talaga iba yung tunog, parang mas suwabe, ganun. Nung una, parang smooth talaga to, parang tahimik din talaga. Alam ko nga dati, parang swertian lang din eh, pero parang hindi rin talaga, parang halos lahat talaga ng Honda, ganun. Kasi kahit sa click ng biyanan ko, tsaka ng bilas ko, tapos yung mga inaw na ring click namin, ganun eh, talaga maingay din yung panggilid. Pero okay lang din naman. Gaya nga nung sabi ko, hindi naman big deal sa akin. Sabi ko sa inyo. Panglimang hindi ko gusto sa ADV ay yung shocks. Yung aesthetic lang ha, yung kalawang. Again, inuulit ko po, yung kalawang lang, baka mapagkamalian nyo yung play ng shocks ha, iba po yun. Talagang prone din siguro siya sa kalawang kasi yung springs niya ba yun tawag doon? Magkakadikit halos, lalo na sa bandang taas. Pero kung may budget naman kayo, edi ipa-paint nyo na lang. Hindi naman din ganun ka-big deal. Mas importante, masarap yung shocks. Masarap yung shocks. Masarap yung play ng shocks. Next na hindi ko trip ay yung design ng makina, yung nasa ilalim. Yun, may mga nakikita ako sa group, kahit sa PCX group eh. Talagang nababasagan sila ng ilalim, siguro sa paggamit na rin nila. Hindi rin inaasahan. Kaya ako, kapag gumagamit ako, para na rin sa iba guys, yung mga owners o kaya yung mga nagbabalak bumili, relax lang kahit sinabing pang off-road sa ADV, pag may lubak, chill-chill lang kayo kasi gastos malala talaga kapag nadali. Binibilisan ko lang yung pag-drive sa ADB kahit malubak kapag yung alam mo yung lubak, pag lugar mo kasi kabisado mo na naman yung daan. Yung lubak na parang marami lang ano, bato, ganun. Pero kapag yung sa ibang lugar na, halimbawa, relax na ako dun. Hindi na ako humahataw, lalo na kapag yung nadali ka ng mga lubak na malalalim, ako po. Ayun ang talagang makakabasag sa makina sa ilalim. Hindi rin ako bumibili nung yung protector, ano ba yung tawag dun? Kasi may nakita na rin ako na nagkabit siya nun, eh nalubak din siya. Tumama rin siguro dun sa protector. Mas nadali pa yung parang pinagkakabitan ng nail, ay ng tornilyo, ayun yung parang nasira sa kanya. Kaya ganun din, tagas din yung langis. Kaya yun mga buddy, ingat-ingat na lang talaga sa lubak. Lalo na sa malalalim. Ang next na ayaw ko po ay yung upuan, yung pagkatigas ng upuan, talagang masakit sa puwet kapag tumatagal na, lalo sa long ride. Yung sa pillion or yung sa back ride, okay naman siya, hindi naman siya katigasan.
May mga nababasa rin pala ako sa group na ayos daw yung PCX, mas malambot daw yung stock seat ng PCX 160. Tapos saktong-sakto daw siya kapag nilagay natin sa ADV 160, mas malambot daw ganun. Kapag nagka-budget, ayun yung bala kong next na upgrade. Next ay yung headlight. Mahina talaga siya, yung mga stock headlight talaga. Siguro kahit, di lang naman sa ADV, kahit sa ibang brand din. Saka kahit sa ibang motor, na try ko rin kasi yung click. Ganun, mahina rin talaga yung stock headlight. Pag may budget, di dagdag na lang din ng MDL, yun. Lalo kung mahilig kayo mag-long ride, yung inaabot na kayo ng gabi, okay, madaling araw kayo maalis. Lalo sa bundok, yung mga talagang madidilim. Na-try ko nung nag-ride kami sa Baguio, sa Bataan. Grabe talaga, halos wala kang makita sa hina ng headlight. Buti yung mga tropa nun, may mga MDL, kaya yun, nakakasabay na nun. Masabay na lang sa kanila, buntot-buntot na lang, ganun. Kaso paano kung mag-isa ka lang, mas okay pa rin yung may MDL. Pero kung sa city-city lang naman, di naman din gaano madili, di mga kadiliman. Kaya okay lang din naman siguro kahit wala. Next ay yung grabe humakot ng putik, legit. Siguro talagang ganito kapag yung gulong mo off-road talaga eh. Ayun, ang bala ko dito kapag napudpod, magpapalit na lang ako ng pang-on-road since hindi naman gaano off-road dito sa lugar namin. Malubak nga lang talaga. Kahit semento, malubak. Isang akala ko na issue ng motor natin dati ay yung coolant. Yung parang tumatagas yung coolant. Yun. Pero nung nagtanong ako sa kasa, nung pumunta ako, tinanong ko, hindi naman daw issue na ganun yun. Yung may... Isa kan kasi paunti-unti lang, tapos napansin ko nun, nagkaganon yung motor nung nagpa-change oil ako. First change oil, tapos di aware na ako kasi napansin ko eh. Nung second change oil naman, talagang inantabayanan ko na ayun, positive nga. After ng change oil, kapag gamit mo, may mga tumutulong oil. Siguro excess oil, di ko alam eh. Basta sabi nung mekaniko, okay lang daw naman yung ganon. Ang problema lang, yung kapag talagang malakas na bumawas, yung talagang patak-patak na. Unang lumalabas kasi nun sa motor ko, coolant. Yun, medyo green. Pero since nabasa ko sa iba na normal lang din naman daw, ganun naman daw sa kanila, titignan mo yung coolant mo kung nagbabawas ba, malakas magbawas. Kapag ganun daw, may problema yun. Yung sa akin naman, mag-one year na nun, hindi naman nagbabawas yung coolant. Kaya yun, huwag na lang kayo masyado pa i-stress. Pero kapag yung talagang malakas na yung tagas, dalin yun eh. Binawarranty naman nila. Next na ayoko ay yung gas consumption. Medyo na-disappoint ako kasi talagang ang average ko lang talaga 38 to 39. Tinry ko na lahat. Pero siguro sabi kasi nila sa throttle control daw. Ewan ko pero ayaw talaga eh. Kumbaga, ito talaga average. Bumabalik-balik kahit sobrang tipid ko ng inaano. Pero na lang talaga kapag sinadya ko noon, nung nag-try ako sa bypass, pabalik-balik ako. Ina-average ko lang siya sa 55 to 65, ganun. Yun talaga, mag-50. mag-50 kilometers per liter yung average ko noon. Siguro mga almost 30 kilometers yung tinakbo ko noon. Next ay yung bitin sa mid. Ewan ko, parang sa arangkada, okay siya. Maka-overtake ka nang hindi ka mag-aalinlangan kung mag-isa ka lang, ha. Pero kung may angkas ka na, medyo mag-hesitate ka na eh. Tapos kapag nasa mid na ako lang mag-isa, parang talagang, alam mo yun, parang wala siyang power. Parang sakto lang talaga, pero hindi naman siya yung hindi na nagdadagdag ng speed. Magdadagdag siya kasi parang hindi mo lang talaga ramdam. Pero, wag ka. Ang top speed ko dito, parang na-try ko 1-2-4. 54 kilograms lang po ako, magaan lang po ako. Pero sa next video na natin natatakal yun, yung mga likes naman natin. Next na dislike ay yung step board. Medyo bitin siya para sa akin na hindi naman din katangkaran. Para na kaya yung mga mas matatangkad pa. Pero hindi naman din big deal kasi pwede mo naman ilabas yung paa mo ng pagano. Tapos paganito. Next ay yung secret key, yung parang nasa gilid niya ito. Panoorin niyo po. Nanakawan na ako nito kaya nawala talaga ako nun sa mood eh. Kasi saglit lang kami nagpark sa labas ng palengke, saglit lang talaga. Nasakto one kami. Pagkabalik ko, wait, malala. Kaya yun, sana mas maganda siguro
sa iba, sa iba talaga yung nasasabi mong secret talaga. Tulad nung sa Enox, diba, nasa ilalim. Kayong wala ng mga takip na tinatanggal kasi talagang prone sa nakaw eh. Mananakaw, kaya mapagtitripan. Benta sa marketplace, yun. Ang last kong dislike dito sa ADV natin ay yung signal light. Which is ganun din sa click sa iba pang motor ng Honda. Mga big bike din kasi, nakaganito sila eh. Prone talaga kasi siya sa bali, ganun, pag masasagi. Ilang beses ko na rin itong masagi yung sa akin sa parking, buti mahihina lang. Ang nakita kong magandang design mga body, yung sa bagong Winner X. Iba yung signal light niya, yung nandun na sa mismong body. Kaya yun sana, hindi natin masabi, baka next na upgrade ng Honda, ganun na rin. So yun lang naman yung mga hindi ko masyadong gusto. Di naman din big deal to para sa akin. Share ko lang din para sa may mga knowledge yung mga may additional knowledge yung mga nagbabalak bumili. Pati na rin yung mga owners na hindi pa nakaka-experience ng ganitong problem. Pero overall, grabe satisfied ako kay ADV. Napakasarap gamitin, yung power nandun. Yung handling, grabe sobrang smooth. Yung play ng shocks, sobrang sarap. Parang tumutunaw din minsan talaga. Mas masarap siya i-drive kapag may angkas ka. Kapag solo lang ako, since magaan niya ako, medyo matagtag talaga. Pero kapag may angkas yun, masarap talaga. Lalo kapag kasama ko yung anak ko nasa harap, grabe ang sarap ng overall talaga. Wala akong masabi. Number one. Pakipanood nyo rin yung susunod nating videos, which is itatakal naman natin yung about sa mga gusto natin, yung mga trip natin, yung mga likes natin sa Honda ADV 160. So yun lang mga buddy, sana makatulong sa mga nagbabalak bumili, sa mga future na bibili.